I'm back. This is from Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang mga strong candidate daw dito sa Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat ng mga mamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na preliminary competition ng Miss Universe. Ganun din ako dahil gusto kong malaman kung ano bang ipapakita ni Luigi Gomez dito sa competition na Miss Universe. Syempre gusto ko makita kung ano yung ayos, kung ano ba yung styling ng buhok, kung anong gagamitin na gown, kung paano siya magpapasarela, ano ba mga pasabog na gagawin niya. Yan ang mga inaabangan ko. Doon naman sa mga nagtatanong kailan ba ang national competition, alam ko yung araw din na yon, doon din magaganap ang kanilang national costume competition. So abang-abang lang tayo guys, malapit na yan, this coming Friday na madaling araw or Saturday ng umaga, di ba? 1 AM kasi sa Philippine time. Sa mga nagtatanong, huwag rin paulit-ulit, nakakaloka. So yon, so ito na nga, nakakaloka. Sino ba yung mga kandidata na nakikita natin dyan na talagang ay nako, pasabog? Actually, naganap na nga ang preliminary interview ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Nako, dito kung saan kukunin kung sino ba talaga yung pinakamagaling magsalita at dyan talaga nila makikita kung sino ba ang dapat manalo ng Miss Universe. Hindi ba, hindi pwede baliwalain yung fight na yan kasi dyan nila tinitignan talaga kung sino ba yung empowered woman, di ba? Bukod doon sa makikita natin sa preliminary competition nila. Kumbaga, ito talaga yung importanteng part ng competition. Pero marami nagre-reklamo, Beatrice daw, umabante kaya dito. Ako, tingin ko naman, si Beatrice kasi ang nakikita ko sa kanya, marunong siyang sumagot sa mga question. Pero ang problema sa kanya, kung paano niya ito i-deliver na empowered yung kakalabasan niya. So kasi si Beatrice kasi kung ano ang tanong mo, yun yung sagot niya. Pero nakakasagot, di ba? So sana lang talaga nagpakitang gilas dito si Beatrice para at least ita ng organization na Miss Universe na kadapat-dapat talaga siyang manalo dito sa competition ng Miss Universe. So I'm so excited. Malalaman naman natin yan kung nakasagot talaga dito. Malalaman naman natin yan kung nakakuha ng malaking score dito si Beatrice sa darating na coronation night ng Miss Universe kung mapapasama siya sa top 16. Ano guys, tingin ninyo? Medyo nakakatakot to, di ba? But sino ba yung mga strongest candidate na nakikita natin dito sa competition ng Miss Universe? Uunahin ko na dito si Miss Colombia na wala nang iba kundi si Valeria Ayos. Nako, para sa akin, kung kasexy yan ang pag-uusapan, talagang hindi matatawaran yung kanyang body shape, di ba? Talagang masasabi ko, ay nako, panalo talaga to. Saka sexyhan itong si Miss Colombia. Saka bukod doon, syempre, yung ganda. Alam mo yun yung kulay niya, parang bagay na bagay talaga sa kanya. At syempre, hindi lang ganda ang meron ito, kundi matalino din na kandidata. Kaya, tignan natin kung papasok ito dito sa competition ng Miss Universe. Pero ang alam ko talaga, isa to sa mga strong candidate ngayong taon na to dito sa Miss Universe. O, diba? Isa din sa mga nakikita ko dyan, si Miss Puerto Rico. Nako, iba din. Plakado din talaga yung styling ni Miss Puerto Rico. Na si Michelle Marie Colon. Saka iba din umatake ng pagdating sa entablado. Kaya inaasahan ko na isa siya sa mga matitinding kalaban ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, malalaman natin yun sa preliminary competition kung aatake pa to ng bonggang-bongga sa darating na araw na yon, di ba? At syempre, kung pagandahan naman pag-uusapan, isa sa mga magagandang kandidata ngayong taon na to, si Miss Brazil na wala nang iba kundi si Teresa Santos. Yes, alam naman natin na ang Brazil ay sunod-sunod na ang pagkakapasok nila dito sa finalist ng Miss Universe. At hindi lang yon, talagang umaabot sila sa top 5. Last year, nakuha nila ang first runner-up, kaya hindi ako magtataka kung talagang gigil na gigil sila
makuha at masungkit ang corona na Miss Universe ngayong taon na to. At aabangan natin yan dito kay Teresa Santos kung ano ba ang ipapakita niyang galawan sa preliminary competition. What do you think, guys? At syempre, Diyos ko, kung galing at talino ang pag-uusapan, ay nako, hindi magpapahuli dyan si Miss USA na si Elle Smith. Very powerful yung kanyang beauty at hindi lang yun, strong contender talaga ngayong taon na to si Miss USA. At hindi imposible na Miss USA ang manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe dahil sa galing nito pagdating sa communication skills. Pero syempre, aabangan natin kung kaya ba makipagsabayan ni Miss USA sa mga Latina sa darating na competition ng preliminary competition. O, diba? So, tingnan natin yan. Kasi lahat naman ang pinapadala ng Miss USA ko pagdating sa communication skills, talagang pumapalo sila ng bonggang-bongga. But, eto kasing kandidata nila ngayon, ay kahit wala tong wala tong paghahandang ginawa, ay talaga namang handang-handa na para sa corona ng Miss Universe. At syempre, hindi rin dyan magpapahuli, isa sa mga nakikita ko rin si Miss Thailand na si Anjali Scott Kemes. Maraming nagsasabi na, nako, medyo maliligwak to pagdating sa pasarela, pagdating sa kanyang body. But guys, marunong magdala at kung alam niya kung paano niya i-deliver, marunong magdala at alam niya kung paano niya i-present yung kanyang sarili pagdating sa entablado. Bukod doon, syempre, X-factor din niya yung ganda na meron siya. Napaka-charming ng mukha. At hindi lang yon, sobrang talino talaga nito ni Anjali Scott Kemes. Yung confident na meron siya, yun ang magpapanalo sa kanya sa competition na to ng Miss Universe. Pero syempre, tignan natin kung aabante ba siya sa competition na to. Dahil tulad nga na sinabi ko, iba din makipagsabayan ang mga Latina pagdating dito sa competition. So, para sa akin, isa sa mga nakikita kong malakas na kandidata ngayong taon na to, itong si Anjali Scott Kemes ng Thailand. At syempre, hindi magpapahuli ang beauty ni Miss Paraguay na si Nadia Pereira. Kung ganda ang pag-uusapan, ay maganda naman talaga ang kandidata ngayon ng Miss Paraguay. Pero hindi ko lang alam kung kaya niya bang makipagsabayan sa galingan ng mga kandidata na nabanggit natin dito sa competition ng Miss Universe. Kasi iba din talaga yung hindi lang kasi ganda ang kasi hindi lang namang ganda ang hinahanap ng Miss Universe, kailangan talaga total package ka. Bukod doon, talagang empowered ka dapat magsalita. So, tingin ko, kaya naman makipagsabayan ni Miss Paraguay, pero syempre, titignan natin kung siya ba ang makakakuha ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang kandidata ng Miss India, si Hana Sanho. Alam naman natin na iba din ang atake ngayon ng Miss India. Talagang masasabi ko, ay nako, medyo kaabang-abang din ang kandidatang to dahil kung ganda ang pag-uusapan ay nako, walang tulak kabigin ang ganda na meron siya. Gusto ko yung styling niya, gusto ko kung paano niya i-present yung sarili niya. Tama lang, hindi masyadong kabugera, pero naniniwala ako na patalino din tong kandidata nilang to, kaya hindi imposible na makapwesto to dito sa top 16 na sa darating na Miss Universe. Pero syempre, aabangan natin yung kanyang preliminary competition kung ano bang pasabog ang naghihintay dito kay Miss India, di ba? So yon. So ako, para sa akin, si India din isa sa mga malalakas na kandidata pagdating sa Asia. At syempre, hindi magpapahuli diyan ang pambato ng South Africa na si Lalela Miss Wane. Alam naman natin kung talino ang pag-uusapan, ay nako, bongga kung paano itong magsalita, bongga kung paano to i-present ang sarili niya, paglalo na pagdating sa communication skills. Pero syempre, hindi lang naman patalinuhan ang labanan dito sa Miss Universe, kailangan total package na. Magaling ka sa pasarela, magaling ka pagdating kung paano magdala ng kanyang ingaw. But ako, nakikita ko dito kay Miss South Africa, hindi ito magpapahuli sa competition. Feeling ko lalaban to ng todo-todo. But syempre, abangan natin lahat ng pasabog na gagawin ni Miss South Africa dito sa competition ng Miss Universe. Isa din sa mga nakikita kong kandidata na malakas na yung taon na to, ito ay wala nang iba kundi si Miss Belgium, Kedes Del Tor. Strong and personality na meron siya. Saka feeling ko, ang lakas talaga makakorona na itong babaeng to. Lalaban to ng todo-todo. Lalo na kung palong-palo ang kanyang communication skills, ay nako, makikipagsabayan to sa lahat ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Ngayon, taon na to, isa sa mga nakikita kong magandang kandidata dito sa Miss Universe. Ito nga, wala nang iba kundi ang pambato ng
Belgium. So abangan natin kung aariba ba talaga to, kasi matagal-tagal na rin talaga hindi na-place ang Belgium. Saka last time na nagustuhan ko talaga ang pambato nila noong 1994 pa. So ngayon tignan natin kung itong kandidata nila ay kaya bang pumasok sa finalist ng Miss Universe, di ba? So tignan natin, siya sa mga pangalawang Belgium na nagustuhan kong kandidata talaga. Ay nako, so sobrang power ng kanyang personality. I love her, di ba? Strong yung personality na meron siya. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang pambato ng Pilipinas na wala ng iba kundi si Beatrice Luigi Gomez. Marami na nga nung ba kay Beatrice dahil nga sa mga nakikita natin, sa mga pinapakita nito at nakikita natin sa social media. Guys, magtiwala tayo sa kandidata na meron tayo. Ang the best na gawin ninyo ay iboto ninyo na iboto itong si Beatrice para ma-save siya dito sa finalist ng Miss Universe. Bukod doon, ako nakikita ko na talagang makikipagsabayan ko si Beatrice dito sa competition ng Miss Universe. Hindi magpapabaya to. Meron siyang strong advocacy, meron siyang gustong ilaban dito sa Miss Universe. Baka, saka bukod doon, surprising ang gagawin niyang atahin dito sa preliminary competition. Ako, tulad nga na sinabi ko, excited akong makita kung ano ba mga pasabog na gagawin niya. At malalaman natin yan sa darating na preliminary competition. Maraming nagsasabi na kung mukhang hindi ito papalo, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero tulad nga na sinabi ko, tiwala ang ibigay natin kay Beatrice sa competition ng Miss Universe. Doon natin makikita at malalaman sa darating na coronation night kung lahat ba ng mga pinaghandaan ni Beatrice ay talagang masasabi natin kadapat-dapat bang pumwesto dito sa Miss Universe. So yun. So ako, it doesn't matter. Alam ko talaga na lalaban ito si Beatrice. Yes, totoo, wala siyang masyadong ganap dito sa Miss Universe. Pero nakikita naman natin na marunong naman sumabay sa mga kandidata sa mga nakikita natin dito sa mga activities nila. Kumbaga parang tama lang yung galawan ni Beatrice kasi feeling ko naman may pasopresa to sa darating na preliminary competition. So just keep praying for Beatrice and vote her para at least, di ba, makaariba siya ng bonggang-bongga sa darating na competition ng Miss Universe. So guys, sila yung mga nakikita kong strongest candidates ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi pa natin talaga malalaman kung sino ba talaga ang papalo ng gusto dito sa competition hanggat hindi natin nakikita ang preliminary competition. For sure guys, may excite tayo sa darating na Sabado dahil doon na magkakaalaman ang pagandahan at paligsahan ng bawat kandidata. But for now, this is my top 10 finalists para dito sa competition na Miss Universe. So yun guys, sa tingin ninyo, papalo ba talaga ang pambato natin dito sa Miss Universe? Tingin nyo, sino ang malalakas na kandidata nakikita ninyo dito sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang top contender ninyong contestant dito sa Miss Universe 2021. So yun, guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suportang binibigay ninyo dito sa channel ko, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok at nakasuporta. Lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam!